Pag-ulan na naman, isa sa masarap gawin sa ganitong panahon ay ang humigop ng mainit na sabaw. Kaya tara, samahan nyo kami ni Boss Ivy na subukan ng ramen sa isa sa mga ramen house dito sa Quezon City. Yo, what's up mga maiso? Kamusta kayo dyan? Another random vlog tayo. Sama kayo ulit sa gala namin ngayon ni Boss Ivy. Ngayon, punta kami dun sa may, Regalado Hive. Dun sa may, tatry namin yung ramen ng Zuto Ramen niya. Saktong-sakto yun sa mga nakaraang panahon na nag-uulan. Pero ngayon pupunta kami, tirik na tirik yung araw. Tignan natin kung ano yung lasa ng ramen nila doon. Kung katulad ba siya ng mga ibang ramen house na napunta namin ni Boss Ivy na broth pa lang, panalo na. Kaya Boss Ivy, ano ba ang expect mo doon sa ramen na matatry natin doon? Ina-expect ko medyo mahawig ng lasa ng isang sikat na ramen. So yun yung nasa isip ko. Sana. Sana hindi tayo ma-disappoint dun sa lasa niya. Malapit lang siya. Unfortunately, dito kasi sa dinadaanan namin ngayon, ginagawa yung kalsada. Kaya medyo konting ingat-ingat lang din kasi may mga uneven surface like this one. Pagka di mo kabisado, di mo napansin, lilipad ka. At magagalit na naman sa atin si Boss Ivy. Kung yung mga authentic talaga na ramen, yun talaga, legit talaga masarap yun. Kasi yung broth pa lang sobrang tagal na nilang pinapakuluan Kaya talagang malasa na yung sabaw pa lang noong ramen. Ano nga ba yung sinasabi nila na ramen? So according dun sa nabasa ko, yung ibig sabihin pala ng ramen is pulled noodles. So, syempre, yun naman talaga yung pinaka-main na sangkap ng ramen. Yung Chinese style na noodles. Chinese wheat style na noodles. Madaming nakakaalam or idea ng iba na ang ramen from Japan. Siguro, dinevelop na lang ng Japan. Pero doon kasi yun sa nabasa ko, mas more na nag-start talaga yung ramen sa Chinese cuisine. Bukod sa broth at saka dun sa noodles, syempre ang composition ng ramen na madalas nating nakikita or nakakain, yung syempre egg, yung tawag nila dito, yung parang onion. Ano ba tawag dun ba, Saibi? Yung parang onion? Scallion. Tapos meron ding miso paste. Tapos yung bamboo shoot, yung mga madalas na nakalagay. Tapos yung meat, meron din kasi yun na pork meat. Kaya mga kalimitan kasing broth na ramen na natatry namin ni Boss Ivy, yung miso ramen, yung tonkatsu ramen, yung ganung mga broth. Tsaka syempre yung maanghang na tantanmen. Saka yung ramen, hindi lang yung nasa mainit na sabaw. Sa mga susunod na pagkakataon, may pupuntahan kami ni Boss Ivy na ramen house na nag-o-offer naman sila ng cold ramen. Hindi ka bet ang cold. Bakit naman? Gusto ko kasi sa yung noodles na pero ewan ko, tingnan natin. Kasi diba, parang masarap kasi siyang mainit. Parang di ko lang na-imagine na cold. Diba, masanay kasi si Boss Ivy sa ramen na mainit-init na sabaw. Pero malalaman natin sa susunod na, or sa pagpunta natin, dun sa sinasabi kong nag-o-offer ng cold ramen, kung magugustuhan ba ni Boss Ivy. Pero ngayon, focus muna tayo dun sa Zuto ramen niya, kung ano ang lasa ng ramen nila dun. Tapos medyo curious din ako sa lasa nung, kasi nakita ko na yung menu nila, medyo curious din ako sa lasa nung matcha creme brulee nila. Ay, oh. Woo, matcha. Nag-heart-heart na yung matcha. Alam niyo naman yan, si Boss Ivy mahilig sa matcha. Pero syempre, hindi naman lahat na umiinom ng matcha. May mga kilala ko na ayaw nila ng matcha kasi daw ang pait-pait. Lasang dahon.
Pero kung sa papaitan lang, wala yan. Doon sa iniinom ng pamangkin ko na ano, katas ng dahon ng oregano na pangit. Napakapangit ang lasa. Yeah, may kawawa naman siya. Naranasan niya na ang pait ng kahaw. Yan, yung sinasabi naming Regalado Hive, malapit lang dito sa FEU Nursing Medical Center. Ayan, FEUNRME Medical Center. Ayan. Ayan, so dito yung Regalado Hive. At dyan, yun o, Zuto. Dito yung Zuto sa taas. So, paakyat tayo dito sa may Zuto Ramen. Dito sa may bandang taas yun ng Regalado Hive. So yun na, yung in-order namin ni Boss Ivy, yung isa sa specialty na dito sa menu kasi yun yung nandun sa taas eh. Yung red suto at saka yung black suto. So from the word itself, red suto, spicy yung sa akin, which is color red. And yung key Boss Ivy is yung black suto na I guess that is squid ink. Kaya ang color nung pasta sa kanya is color black. Grabe to, amoy pa lang. Amoy ba? So this is the red suto. So kitang kita nga, pulang-pula siya. So the red suto has the ingredients ng, yun, itong katsu broth. Tapos yung chili oil nila. Tapos meron din sila yung syempre itong katsu, yung mismong pork. Tapos yung homemade na chili nila. Ayun na sabi ng Boss Ivy, maanghang daw. Tapos meron din sila yung egg. And yung egg nila is lemisi, pumalasado. So yung egg nila is iyon. Magaling yung ano, may portion na malasado, may portion na well done. Pero syempre dahil na this is ramen, maganda talaga yung ano, yung medyo malasado ng konti. Yan si Boss Ivy, kayo na pa siya kumakain. So, I'm going to try yung Zuto ramen nila kung gaano kaanghang. Maanghang. Ah, para sa akin, this is the perfect spicy of ramen. So, kitang-kita yung color ng Zuto. Yan, the red Zuto. Ito siguro, gaya nga sinasabi nga nila na ano talaga, homemade kasi yung ano nila, chili sauce. Then for the broth, mukhang ano rin, matagal din pinakuluan yung broth nila, lasang-lasa. Hindi siya nalalayo dun sa lasa na sinasabi ni Boss Ivy na ano, ramen yung isa sa sikat na ramen sauce na nakainin namin. So yun na nga, according sa kanila, the last year lang to Zuto ramen, and the word Zuto means forever in Japanese, right? So in Japanese, Zuto. So lumalabas sa kanila, Zuto ramen is forever pulled noodles. Yun yung ibig sabihin ng Zuto ramen. Pero di ba yung dulo niya may ya eh? Ano yung ya? Ramen house po. Ramen house. Okay, so... So yun yung ano nila. Yung may-ari nito naniniwala sa forever. Yung may-ari nito naniniwala sa forever. Yes. Yan. So kapag kami mga jowa kayo, pwede nyo silang sabihan ng ano, Zuto. It means forever. So alam nyo, kung medyo mahina kayo kumain, serving sila dito pwede sa pang dalawang tao. Kapag ka mahina kayo. Pero kung medyo heavy eater kayo, kaya siya ng ano, may isang tao. Pero hindi ko kaya yun. Ang At kung hindi rin kayo mahilig sa spicy o mababa yung spice tolerance nyo, we do recommend na huwag nyo na itry yung Zuto ramen. Just try the red Zuto. Just try the black Zuto. Black Zuto naman is kuya siya naging black dahil nga sa black yung squid ink. Black yung noodles. Yeah, black din yung noodles niya. Para dun sa pork nila, malambot yung pork, hindi pumapalag. Tapos yung egg,
perfect yung pagkakabigay sa amin, which is yung malasado siya, tapos medyo hard-boiled yung other part. Dahil nga siguro sobrang init kanina, pero kung kanina pa namin binuksan, malamang malasado siya. Tapos for the noodles, may mga noodles kasi na nakakain ako dun sa ibang mga noodle house na nadidikit-dikit. So ito, hindi siya nadidikit-dikit. For their exact address, ilalagay ko na lang dito sa description box. Tara yung mga gustong pumunta dito and i-try Tsuto Ramen. Yeah. Puntahan din. Tapos bukod dun sa ambience nila rito na para kang nasa authentic na Japanese ramen house, nakakatuwa yung mga ano nila dito, mga staff nila, yung mga crew. Friendly sila, tapos they will going to allow you na halimbawa may mga add-ons ka pa. Kasi meron silang mga ano, yung mga add-ons sila na pwede mong idagdag. So pwede ka magpadagdag ng chili, ng garlic, ng noodles, ng nori. Yan. Pero may bayad siya. Doon naman sa mga mahilig uminom, they do also offer sake. Meron silang sake dito kung gusto nyo i-try. Tapos kapag ka medyo na-beaten pa kayo doon sa lasa nung ano nila, na timpla ninyo, may mga condiments pa sila dito na pwede ninyong magamit para i-enhance pa yung lasa nung mismong marami rin naman kayong pwede mag-order dito. Marami sila mga in-offer na ramen. Bukod sa in-order namin ni Boss Ivy, meron din silang Tantanmen, which is spicy rin yun. Then yung Shoyu ramen, meron din sila. Tapos Shoyu, at saka yung, Shoyu tonkatsu, at saka Shoyu. Tapos yung mismong miso ramen. So, meron din sila mga dodonbori, may mga rice meals din sila dito kung gusto nyo magkain. Meron sila mga side dish na in-offer like gyoza, and dessert meron din sila. Sa Red Tsuto, ito na yung medyo may problema na. Yung nauubos sa yung ano, yung sahog niya, yung sabaw nila natitira. Unti-unti nakakamutin yung lalamunan mo pag tinihigo mo. Hindi namin pwede gawin ni Boss Ivy yung magpapalit kami. Kasi feeling ko hindi niya makakain to. Kasi nung tinikman niya kanina, magiging dragon ka dito. Hindi kaya. Pero yung sa kanya, nung tinikman doon, nakakatuwa. Para kang anong malapit siya sa lasa nung adobong pusit. Kasi malalasahan mo yung pusit eh. So dun sa mga medyo curious sa lasa, ipunta na lang kayo dito yung kainin niyo. And so habang kinakain namin ni Boss Ivy itong dessert na matcha creme brulee, experience wise namin dito ni Boss Ivy, para sa akin, nakakatuwa experience ko dito kasi syempre, meeting the expectation, kung ano talaga yung supposed to be lasa na hinahanap sa ramen, nandito. Tsaka nakakatuwa sa kanila, lalo-lalo na yung sa pork, malambot yung pork nila, tapos nakakatuwa kung paano pinaprepare. Yeah, creamy. Tapos nakikita mo kasi kung paano pinaprepare. At the same time, yung mga crew nila dito is very friendly. So, how about you, Boss Ivy? Ano bang experience mo dito? Masarap ang ramen. Okay naman. So, okay naman. So, para doon sa mga curious kung ano yung lasa ng ramen nila dito sa Tsuto Ramen House, try to visit na lang dito sa area nila. And ramen Yun. Lalo na sa malamig na panahon na nag-uulan-ulan. The best ang ramen. So, within the Quezon City area, ang lapit lang nito ng Tsuto Ramen niya. So, puntahan nyo na lang and try their ramen. Okay? So, salamat sa pagsama kung sa mga umabot na hanggang dito. So, siguro hanggang dito na lang namin tatapusin ni Boss Ivy itong random vlog na to. Nakakatuwa yung experience namin dito sa ramen. And gusto ko rin sana i-shoutout si Lander J. Vergara. So, napapa-shoutout kasi siya na doon sa
last isa mo last ng video or isa sa iba sa mga video ko, sa comment siya doon, nagpapa-shoutout siya. So, shoutout sa'yo, Landers. Pa-Landers ka naman siya. Yan. So, tapusin na rin talaga namin itong ano, creme brulee at mga nakalahati na. Nakalahati na ni Boss Ivan. So, maraming salamat sa lahat. Again, this is Kerr, amazing yung writer-vlogger. Peace! And signing out. Ciao!